Ngayon, sa video natin na ito ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang dewormer na ginagamit ko. At dito, malalaman nyo din kung kailan ng panahon na dapat i-deworm ang mga alaga natin na aso. At ipapakita ko din sa inyo kung paano mag-deworm ng mga alaga nating aso. Kaya tara, panoorin natin to. Pero bago tayo magsimula, please subscribe to my channel para updated kayo sa mga bago ko pang mga videos. Bali, ito ang tatlo na dewormer o pampurga na ginagamit ko. Una, ito ang nematocide syrup. At sumunod naman, ang microzole syrup din. At ang sumunod ay ang wormbreed tablet. Ngayon, bago tayo magsimula, ipapakita ko muna kung kailan ng tamang panahon o schedule na tayo ay dapat nagpupurga sa mga aso natin. Baka di nyo pa alam o may nalilito pa sa inyo kung kailan ang tamang panahon ng pagde-deworm sa mga alaga nyong aso. Kaya ito, sasabihin ko sa inyo at maglalagay tayo ng chart para maigabay kayo. So ito na. Ang first deworming nyo ay kapag ang puppy ay 2 weeks old na. Pangalawa, ang second deworming nyo ay kapag ang puppy ay 4 weeks old na. Ang third deworming nyo naman ay kapag ang puppy ay 7 weeks old. At ang fourth deworming nyo ay kapag ang puppy ay nasa 9 weeks old na. Pagtapos ng 9 weeks na pagpupurga, ay ang next naman ay every 3 months na. Ganyan po ang schedule ng pagde-deworm sa aso. Ngayon, kung mapapansin nyo, tatlong dewormer ang makikita nyo dyan. Kasi ginagamit ko yan depende sa kung ilang buwan na sila. So magsisimula muna tayo sa dewormer na ginagamit ko kapag 2 weeks old and 4 weeks old na sila. At ito ay ang nematocide. Ito ay mabibili sa mga poultry supplies, pet supplies, at meron din sa mga online shop. Ang bili ko dito ay 110 pesos. Kaya ito ang una kong ginagamit kasi para sa akin, mas okay ito sa mga 2 weeks old hanggang 4 weeks old na puppy. Kasi safe siya sa mga puppy, lalo na yung siya nila ay medyo sensitive. At mas okay ito kasi madali itong mapainom sa mga puppy at madali nila itong madigest. Ang pagpapainom nito ay 1 ml per 1 kilo. Bali, bago kayo magpainom sa mga puppy ninyo, ay timbangin nyo muna ang mga puppy nyo para malaman nyo kung ilang ml ang ibibigay nyo sa kanila. At syempre, kung hindi pa sila abot ng 1 kilo dahil nga 2 weeks old puppy pa sila, ay meron naman itong dropper. At ito yung nematocide syrup. Ayan. Kung sila ay wala pang 1 kilo, kunyari mga kalahating kilo pa lang sila, ay pwede nyo silang painamin ng 0.50. Ang palatandaan nyo guys, 1 kilo is equal to 1 ml. Ayan, huwag nyong kakalimutan guys. Ayan ang kanyang bote at may instruction naman niya na mababasa, kaya sundin nyo na lang. Medyo nagamit na kasi ito eh. Ayan yung laman niya, syrup lang din, kaya madaling ipainom sa mga alaga natin na puppy. Sumunod naman ay ang microzole. Ito ay pinapainom ko kapag nasa 7 weeks old hanggang 9 weeks old na sila. Pero guys, ilinawin ko lang na pwede kayong magpainom ng iisang brand kung gusto nyo.
Kunwari, gusto niya ng nematocide lang simula 2 weeks hanggang 9 weeks, pwede naman yun. Just lang guys, mas okay na magpainom ng mga syrup or liquid dewormer para madali ma-digest o ma-absorb ng puppy yung dewormer na ibibigay nyo. Yung tablet kasi, pinapainom ko lang yun kapag malaki na yung mga aso natin o young adult na sila. Tulad nito. Yan, yung worm breed. Pinapainom ko ito kapag young adult na sila. So, balik na tayo sa Microzol. Bali, itong Microzol ay nabibili sa online shop, sa mga pet supplies, at sa mga poultry supplies. Pero madalas mabilis sa mga poultry supplies ay yung mga nematocide lang. Guys, itong Microzol na ito ay halos same lang din ng pagpapainom sa nematocide. 1 kilo per 1 ml din siya. Halos same lang din para hindi kayo malito. Bali, ito ginagamit ko sa mga puppies ko ng 7 to 9 weeks old na. Itong ginagamit ko. Kasi parang feeling ko ay mas matapang ito kesa dito sa nematocide. Pero okay din naman tong nematocide, ginagamit ko lang kasi 2 weeks old to 4 weeks old eh parang feeling ko mas healthy nila. At itong Microzol eh tingin ko kayang-kaya nila. Bali, kung bubuksan natin ito, yan, makikita natin tong manual niya. Sumunod ay ang gamot. Ito na yung Microzol. At makikita nyo, ayan, ito yung stickers niya. Ayan, ito yung nilalagay sa vet records ng aso. Ayan, para matandaan nyo kung kailan nyo sila pinurga. Ayan. Bali, hindi ko pa ito nabubuksan kasi kabibili ko lang din ito. Bali, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung mga ganitong dewormer. At syempre, ang last but not the least, ito ay ang worm breed tablet. Bali, itong tablet na ito ay pinapainom ko kapag nasa young adult stage at adult stage ang mga aso natin. Bali, itong worm breed tablet na ito ay nabibili sa online shops, pet shop at poultry shop. Ito ay nagkakahalaga na 34 hanggang 45 pesos per pieces o per piece. Bale, bubuksan na natin tong worm breed tablet na ito para makita nyo kung ano yung itsura nya. Bubuksan. Bale, ito ulit yung sticker nya katulad nung nakita nyo sa Microzol. Yan ang nilalagay sa vaccination card nila. Ididikit nyo sa vaccination card, lalagay nyo dito ng date para alam nyo kung kailan nyo sila last na na-deworm. At sumunod, ito na yung tablet. Yan. Kung makikita nyo, may hati yan. Na apat. Bali, ang isang tablet na ito ay pwedeng ay para sa 10 kilo na aso. Yan, syempre kung 20 kilo yung aso nyo, bibigyan nyo ng dalawa. At kung halimbawa, siya ay nasa 7 kilos, eh hatiin nyo yan ng isa, yan, bigay nyo yung tatlo. Yan, i-minus minus nyo lang. Diba? Nag-gets nyo na? Ganun lang siya, padali. Yan, huwag nyo kakalimutan na 10 kilos per 1 tablet. Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Kaya mahalaga talaga na tinitimbang niyo muna yung mga aso niyo bago niyo sila bigyan ng mga gantong dewormer para maging effective yung dewormer na ibibigay niyo. Nice ba? So ngayon, alam niyo na ngayon ang mga iba't ibang klase ng mga ginagamit ko na pang deworm. Kaya ang gagawin naman natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-deworm. Kaya tara, samahan nyo ako. So ito na nga guys, yung timbangan natin. Yan, kung makikita nyo, hindi yan tiles, kundi timbangan. Gagamitin natin yan para makuha natin yung weight o yung timbang ng mga aso natin. At ito ang uunahin ko kasi medyo pumapayat.
Kaya itong una kong i-deworm. At dito na nga, titimbangin na natin siya. Ayan. Pasensya na po sa kuha ng video kasi ako lang po mag-isa niyan. Ayan po. Bale, ang timbang ng aso ko na ito, si Basha, ay 10.8. At ang gagamitin kong pang deworm sa kanya ay ang Worm Reed tablet. Ayan, papakita ko sa inyo. At ito naman, ang sumunod na aso na i-deworm ko ay si Bea. Ayan, itimbang na rin natin. Bali, ang timbang nitong aso ko na si Bea ay nasa 5.8 kilo. Ayan, ang gagamitin naman na dewormer natin dyan ay ang Micro Soul na Zero. Ayan, para makita nyo lahat kung paano gamitin. Kaya, let's go! At syempre, ito na nga, ang uunahin natin ay ang aso ko na si Basha. Bali, ayan, kukuha tayo ng tablet. Na Wormery tablet, ayan, syempre ito okay na to. Dahil 10 kilo nga siya, o mahigit 10 kilo, kuha tayo ng isa, ayan, ilalagay natin dyan. Sunod naman, kuha tayo ulit ng isa, pero puputulin natin. Ayan, para makita nyo, ayan, madali lang naman putulin yan. Basta kumain lang kayo. Kayong magpuputol ng gamot ng gutom kasi mahirap yun. Ayan na, makalahati, at kukuha pa tayo ng puputulin pa natin ng isa. Ayan, diba, easy lang, easy yung pagputol. Ayan ang ipapainam natin sa kanya dahil siya ay nasa 10 kilo higit. Ayan, sakto yan. Papainam na natin yan. Ito na nga, ang aso kong si Basha, ayan, medyo kinakabahan. Hindi niya alam kung anong gagawin, pero naamoy niya na yung gamot na ibibigay natin o yung dewormer. Ayan, pasensya na guys sa kuha, at hindi ko napansin na medyo mababa pala yung camera. Pero gagawin ako ng paraan yan. Ibababa ko yun. Ayan, ipinapakain ko na yung dewormer. Kala ko kinakain niya na, pero tinatapon niya. Ayan, kaya iyan ang isa sa mahirap pag gamit nyo ay tablet. Minsan kasi may mga aso na maarte o ayaw kainin yung dewormer. Kaya ayan, kunyari ganyan kinakain niya. Ina-joke lang pala ako. Pero gagawin ko ng paraan niya. Tingnan niyo mamaya. Ayan, tatry ko ulit dyan. Tingnan nyo, nahihirapan na. Ayan na, binigay ko na. Ayan o, kala ko nakain na. Ngunit, ayan na. Ayan, nalaglag na naman. Hindi niya kinain. So ang gagawin ko ngayon ay may gagawin akong isang technique na pwede niya rin gamitin. Ito, kuha ko ng ulam namin na baboy. Ayan, tumayo ko nyan, kumuha lang ako ng ulam. Ayan o, oh, naamoy niya na, dumidila pa. Ayan na, nung nakita niya, yan, ginanahan na, di ba? Yan ang pampagana. Ayan, ilalagay ko yung dewormer dyan o yung tablet sa baboy. Ayan, yung isa kinain niya na yun, yung maliit. Ayan, susunod ko. Pasok ko dyan yung dewormer. Ayan, kitang-kita nyo naman. Nasa loob. Ayan o. Ganyan ang gagawin nyo pag nahihirapan kayong magpakain. Ayan o, kunain na, diba? Pero nalaglag ang tablet. Kaya ang ginawa ko, nalaglag na naman, diba? Ayan ang kainin. Gusto ulit ng ulam, mautak, diba? At ayan, kukuha tayo ulit ng ulam. Yung ulam naman namin ay ang anchovy meat. Ayan, lalagyan ko yan. Medyo maselan. Ayan o. Tignan nga, kakainin yan. Ops! Panis, diba? Yan ang technique ng pagpapainom ng dewormer kapag ayaw nila.
haluan nyo lang o ihalo nyo sa pagkain. So ayan na. At sumunod naman, itong aso ko si Bea. Ayan. Ito naman yung papainamin natin ng microzole. Para alam nyo lahat ang mga pagpapainom ng mga dewormer. Ayan. Alugin natin, syempre. Kailangan yan. Shake before you open. Tama ba? Ayan. Inamay-amay ko pa. Anong amoy? Papaamay ko rin sa inyo. Naamay nyo ba? Diba hindi? Kaya ito na lang. Dahil siya ay nasa 5.8 at itong syringe ko ay nasa 3 ml. Kaya na sinabi ko, 1 kilo per 1 ml. Bali, ang papainom ko dyan ay 3 ml. Ayan na. Diba? Bubuksan ko na yan. Ayan na. 3 ml. Ayan. Siyempre, unang pagpapainom ng dewormer. Kailangan sasakto nyo guys para tama ang mabibigay nyo na dosage. So ayan na, pagpainam na natin. At ito na, ipapass forward na lang natin ang pagpapainam. Yan, dahan-dahan lang para hindi matapon. Yan, gusto naman nila yan yung mga syrup. At ayan, pangalawang session tayo, isa pa ulit dahil nga 5.8 siya. Painumin na natin siya ng 6 ml. Ayan. Papass forward natin ulit. Dahil sobrang haba na ng video. Dahil alam ko, yan lang naman ang inaabangan niya. Joke! Ayan. At matapos niyan, syempre, bibigyan ko rin siya ng treats. Ayan. Para hindi lang yung French bulldog ko na isa ang kumakain. Hindi, siya rin. Ayan. Ganyan kumain yan. At ito pala yung aso na ginupitan ko. I-update ko kayo dyan pagkatapos. At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Sana may natutuhan kayo at natuwa kayo sa ginawa kong video. Guys, please like, share, and subscribe naman. Para dumami naman ang aking subscriber at lalo kong ganahang gumawa ng videos. Guys, kung may mga gusto kayong ipagawa na videos at kung kaya naman natin gawin yan, gagawin natin at ilagay nyo lang ang comment nyo sa baba. Siyempre, kung may mga tanong kayo, mag-PM lang kayo sa aking Facebook account. Andiyan sa baba yung link. Kaya, paalam!